Should he win, Vice President Jejomar Binay makes 4 promises in his first year as president. Ayan po ang lineup ng una. During the United Nationalist Alliance's proclamation rally, Binay vows to scrap income tax for employees earning 30,000 pesos and below. Sa mga nagsasabing hindi ito pwedeng mangyari dahil malulugi ang pamahalaan, simple lamang po ang sagot ko sa inyo. Bilyon-bilyong piso ang nawawala sa pera ng bayan sa smuggling. Bilyon-bilyong piso ang nawawala dahil sa hindi wasto ang pangungulekta ng buwis sa mga taong dapat magbayad ng tamang buwis. Bilyon-bilyon ang nasasayang na pera dahil sa hindi wastong paggastos ng mga departamento ng pamahalaan. Iyan ang dapat asikasuhin at hindi ang pagpapatuloy at pagpapahirap sa mga swelduhang manggagawang Pilipino. The former Makati mayor also says he will replicate what he did in Makati for the rest of the country. There will be free medicine for all poor Filipinos and books, school supplies, and uniforms to all students nationwide. Binay says he will continue and improve on Aquino administration's Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kasi sa 4Ps, maraming naisama, nakasama nila sa politika, mga kamag-anak, at yung mga dapat isama ay hindi isinama. At tulad ng mga aking mga kasin, yung kasin Kandako, bigo nyo ba ho, yung 60 to 64, hindi kasama sa 4Ps? So, itong 4Ps nito, itutuloy ko at palalawakin ko pa ang tutulong nito sa mga mahirap. Although it's not his traditional bailiwick, Binay says his choice of Mandaluyong City to launch his campaign is consistent with his platform of pro-poor governance and inclusive growth. Though recent surveys number place him in second place, the 30,000 strong supporters here show that Binay's message of benefits and no taxes for the poor hits home. Mara Cepeda, Rappler, Mandaluyong City.